Peace be with you, mga kapatid. Ako po si Ahmad Iranjo from Jeddah Islamic Center. At nandito po ako para kunting pang-spiritual na aspeto, kahit 10 minutes lang. At least mayroon din tayong pang-spiritual, hindi lang physical ang pangangailangan natin. So ang Islam po ay hindi bagong relihiyon. Ito ay relihiyon sa lahat ng mga propeta, from Adam, Abraham, Moses, Jesus, and the last prophet Muhammad, peace be upon him. So ang Islam, na kung saan mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagmamayari, na kung saan ito ang relihiyon ni Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus, and the last prophet Muhammad, peace be upon him. So alam natin na marami nag-aangkin na silang nasa tamang pananampalataya, Muslim man, Kristiyano, Hindu, Buddhist, lahat ay nagsasaad o nagsasabi na silang nasa tamang pananampalataya. Subalit, dapat na nararapat lamang na alamin natin kung sinong nagtatag, saan itinatag, at kailan na itatag ang ating pananampalataya, sapagkat ang pinag-uusapan nito ay ang buhay na walang hanggan. So ang Islam, na kung saan mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtatag at ipinigay niya sa pinakaunang taong si Adam hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon him. So ang Islam, na kung saan paniniwala sa lahat ng mga propeta, paniniwala sa lahat ng mga aklat, at paniniwala sa kaisahan ng pagsamba sa nag-iisang Diyos, na kung saan ang Islam dito nagsimula sa gitnang silangan, sapagkat dito nagsimula ang unang sibilisasyon. Taga rito sila si Adam, si Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Jesus, and the last prophet Muhammad, peace be upon him all. So alam natin na maraming nagsilputan ng mga relihiyon, at ang lahat ay nag-aangkin. May mga relihiyon na 1980 lang, no, 1970, o sabi natin 1914 o 18th century. Pero nararapat alamin natin kung gaano katotoo ang ating pananampalataya, sapagkat ang pinag-uusapan nito, buhay na walang hanggan. So kung laliman natin ang logic natin, imposible na ang totoong relihiyon ay magmula sa Pilipinas at pupunta dito sa gitnang silangan, no? So dito nagsimula ang mga propeta. So ibig sabihin, dito nagsimula o ibinigay ng Diyos ang kanyang relihiyon. Kaya kung titignan natin, ang Islam ay dito nagsimula sa gitnang silangan, sapagkat taga rito ang lahat ng mga propeta. So isa sa mga katibayan na totoo ang pananampalataya o ang ating kinatayuang reliyon, kailangan ang ating reliyon ay magmula sa Diyos. Pag ang ating reliyon ay nagmula sa Diyos at reliyon sa lahat ng mga propeta, ibig sabihin totoo ang ating pananampalataya. So alam natin na may mga reliyon 1980 lang, kahit hindi natin pangalanan, no? At kung tatanungin natin yung mga founder kung totoo ang kanilang pananampalataya, sabi na, yes, totoo ang aking pananampalataya, 1980. So paano yung namatay 1979 pababa? Kung totoo yun, sorry na lang. So hindi kaya ang totoong reliyon ay nagmula sa Diyos at dito sa gitnang silangan magsimula, sapagkat dito nagsimula ang tinatawag na unang sibilisasyon. Kaya nang sinabi ko, taga rito ang lahat ng mga propeta. So, we Muslim, we love Jesus, we respect Jesus as one of the mightiest messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya, walang Muslim na maging totoong Muslim kung hindi maniniwala kay Jesus. Kaya maraming mga Muslim na ang pangalan ay Isa, ibig sabihin Jesus, because we love Jesus. Maraming mga babaeng Muslim pangalan Mariam, dahil we love Mary, no? At nagtatakip ng buhok ang mga babaeng Muslim, sapagkat sinabi ng Quran na si Mary ang siyang pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang modelo sa lahat ng kababaihan. Kaya yung mga babaeng Muslim nagtatakip ng buhok dahil yun ang modelo, si Mary, sinabi ng Quran. So ang Islam ay paniniwala sa kaisahan ng pagsamba sa nag-iisang Diyos, to believe the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, at paniniwala sa lahat ng mga propeta, na kung saan ang Islam ang ibig sabihin ay ang pagtalima, pagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos, at paniniwala sa huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at paniniwala kay Jesus na kanyang alagad at sugo. So once nang isang hindi Muslim may paniniwala sa nag-iisang Diyos at paniniwala sa lahat ng mga propeta including Muhammad the last prophet, so siya ay maaring maging Muslim sa condition na walang namimilit sa kanya, kusang loob,
paniniwala sa kaisahan ng pagsamba sa Diyos at paniniwala na isa lang ang relihiyon na ibinigay ng Diyos. Sapagkat ang tao lamang ang nagbigay o gumawa ng maraming relihiyon, because religion is money, power, and pride. Yun ang dahilan kung bakit maraming relihiyon. Kaya kung laliman ang logic natin, isa lang ang Diyos, isa lang ang relihiyon na ibinigay ng Diyos, ang tao lang ang gumawa ng maraming relihiyon. At ang relihiyon na nagmula sa Diyos, yun ang Islam na nagmula kay Adam hanggang kay Jesus, hanggang sa huling propitang si Muhammad, peace be upon him. Gaya ng sinabi ko, in logic, hindi maaari na ang relihiyon ay magmula sa Pilipinas, kundi dito sa gitnang silangan, sapagkat dito nagsimula ang unang sibilisasyon at dito nagsimula ibinigay ng Diyos ang relihiyong Islam mula kay Adam hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon him all. So ang Islam na ibig sabihin ang pagtalima, pagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos, paniniwala sa lahat ng mga propeta, paniniwala sa lahat ng mga aklat, at ang Muslim kung saan ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Sapagkat anuman ang naabot ng iyong kaisipan, nakita ng iyong mga mata, nahawakan ng iyong mga kamay, kailanman ay hindi yun ang Diyos. Sapagkat walang sino mang nakakita ng Diyos, at mismo sinabi ni Jesus, walang sino mang nakakita ng Diyos. John 5:37. At ang lahat ng mga propita, mayroong iisang Diyos, si Allah subhanahu wa ta'ala, at mayroong iisang reliyon, yun ang reliyong Islam. Ang ibig sabihin, ang pagtalima, pagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos, at paniniwala sa huling propitang si Muhammad, peace be upon him, at paniniwala kay Jesus na kanyang sugo at propita. So maraming salamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po.